Okay, para sa ating sushi bake, meron tayo ditong salmon fillet na ating in-steam at hinimay-himay. Meron din tayo ditong crab sticks na ating ding hinimay. Tapos ihalo natin yung ating salmon sa ating crab sticks at lagyan natin ng ating cream cheese at ating hahaluin yan. So habang niluluto natin yung ating short grain or Japanese rice, hahaluin na natin yung ating mirin, sugar, and salt na ihahalo natin mamaya sa ating malulutong Japanese rice para maging sushi rice siya. Okay, so we'll let that melt over low fire. In the meantime, lagyan na natin ng mayo yung ating salmon, crabstick, and cream cheese mixture. Tapos ihalo na natin yung ating mirin mixture sa ating cooked Japanese rice. And we will go ahead and mix it. Tapos pagpunta ko sa Daiso, nakita ko tong rice seasoning na may sesame seeds. Then 5 grains na ating iahalo sa ating Japanese rice and mirin mixture para maging mas masarap yung base ng ating sushi bake. So pagkatapos natin haluin yung ating Japanese rice, mirin at yung ating sesame seeds mix ay ilagay na natin siya sa ating mga baking pan. So pagkalagay ng ating rice sa ating baking pan, lalagyan natin ng, buburburan natin ng furukake ng ating Japanese rice. So yan, nalagyan na natin yung ating furukake that will give added flavor to our rice. That's another layer of flavor. So yan, assemble na natin yung ating rice mixture with furukake on top sa ating mga pans. And ngayon, ilalagay na natin yung ating salmon, crab sticks, mayonnaise, and cream cheese mix. So ayan, i-spread na natin yung ating salmon, crab stick, mayonnaise, and cream cheese mix sa ibabaw ng ating Japanese rice. Lalagyan na natin siya ng ebiko. Optional yan, pero kung may makukuha yun, mas okay para mas authentic yung ating sushi bake. And we will put that on top of our sushi bake. And as a final touch, i-garnish natin ng Japanese mayo yung ibabaw ng ating sushi bake. Okay, so now we bake it at 180 degrees for about 5 to 10 minutes, so hanggang mag-brown. And then, we're ready. Okay, so after 10 minutes, okay na yung ating sushi bake. And it's ready to eat. Enjoy!